isa sa naging kontrobersyal at pinag-usapan noong 2014 ay ang pagkawala ng isang 28 taong gulang na lalaki na nagngangalang Lars Mitang na isang German. Nawala si Mitang noong July 8, 2014 malapit sa Varna Airport sa Varna sa bansang Bulgaria. Si Mitang noon ay nagbabakasyon sa lugar ng Golden Sun, isang sikat na resort town na matatagpuan sa hilaga ng Bulgaria Black Sea Coast, na kung saan, ayon sa kwento, siya ay nasangkot sa isang away na nagresulta sa kanya ng isang ruptured eardrum. At dahil sa kanyang kalusugan, pinagbawalan muna siya lumipat pa uwi ng Germany kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa mga nakasaksi, si Mitang ay nasaksihan nakakaiba ang kinikilos habang nag-iisa sa Bulgaria, at pagkaraan ng ilang araw ay nawala si Mitang sa isang malagubat na lugar sa paligid ng Varna Airport nang hindi matukoy na dahilan. Ang pagkawala ni Lars Mitang ay naging isang palaisipan sa mga otoridad at nagsilbing misteryo sa mga nakasaksi sa ilang pangyayari, at may mga ilang security camera footage na mahagip si Mitang na kumikilos nga ng kakaiba bago pa man ito mawala. At bago ko ituloy ang aking kwento, ay kung bago ka lang dito sa aking channel, ay maaari mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para maging updated ka na rin sa mga bagong videos tulad nito. June 30, 2014, ang nooy 28 taong gulang na si Lars Mitang ay naisipang magbakasyon sa bansang Bulgaria kasama ang kanyang mga kaibigan, at naglakbay sila patungo sa seaside resort ng Golden Sands, isang sikat na resort sa bansang Bulgaria. At noong July 6, 2014, dalawang araw bago mawala si Mitang, ayon sa pagsasalaysay ng kanyang mga kasama, si Mitang ay nasangkot sa isang away sa apat na kalalakihan dahil sa pakikipagtalo umano niya sa mga ito sa larong football. Si Mitang ay isang tagahanga ng isang football club na nagngangalang Werder Bremen, isang kilalang football club na naglalaro sa European Football Association o mas kilala sa tawag na EUFA. Samantalang ang mga nakaaway naman ni Mitang ay tagahanga naman ng isang kilala ding football club na Bayern Munich. Matapos ang hindi pagkakaunawaan ay nagresulta ito ng isang pag-aaway na nagdulot kay Mitang ng hindi inaasahang insidente. Nagkaroon siya ng pinsala sa kanyang eardrum. Ayon sa doktor na kumonsulta sa kanya, nagkaroon siya ng ruptured eardrum o isang pagkapunit sa kanyang eardrum, at dahil sa pinsalang ito, pinayuhan siya ng doktor na wag muna itong sumakay ng eroplano pauwi, at niresetahan siya ng isang antibiotic, at kalaunan din sinabihan siya nito na sumangguni siya sa isang ospital. Matapos ang kanyang pagbabakasyon sa Bulgaria kasama ang kanyang mga kaibigan, si Mitang ay naiwan na lamang itong mag-isa, at ang mga kaibigan nito ay lumipad na patungong Germany. Bago pa man lumipad ang mga kaibigan nito pa uwi, ay gusto rin nila magpaiwan at manatili sa kaibigan nilang si Mitang, at hintayin na lamang itong gumaling. Ngunit iginiit niya sa mga ito na ayos lamang siya kahit siya lang ang maiiwan mag-isa. Nanatili si Mitang sa Bulgaria nang wala ang kanyang mga kaibigan, at nag-check-in siya sa murang hotel. Gayunpaman,
Isang araw pagkatapos umalis sa mga kaibigan nito, nagsimulang kumilos ng kakaiba at animo yung nababalisa si Mitang at hindi maiupaliwanag na pag-aasal na naitala o mano sa ilang security camera ng hotel. Ayon naman sa kanyang ina, nag-text message umano si Mitang sa kanya at sinabi nitong may sumusunod sa kanyang apat na kalalakihan at iniutos umano nito na kanselahin ang kanyang credit card. Sinabi rin nito na tinatanong siya ng apat na sumusunod sa kanya na kung saan ang ilang mga gamot. Si Mitang ay huling nakita sa airport ng Varna sa Bulgaria. Ayon sa hotel na kanyang tinuluyan, isang gabi lang ang iginugol niya dito na makikita raw sa mukha nito na parang paranoid at takot na takot. Siya ay nakuhanan ng ilang security cameras na tumatakbo papalayo palabas ng airport. Nakita rin siyang umakyat sa isang bakod, tumatakbo sa isang parang at biglang naglaho na lang sa isang malagubat na lugar. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya natatagpuan. Dito nagtatapos ang aking kwento tungkol sa misteryong pagkawala ni Lars Mitang. At kung may katanungan, suwestyon, at may gustong idagdag sa aking kwento, ay maaaring magkomento lamang sa baba ng video na ito. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe.